maganda na araw. Thank you so much for being with us. Thank you din. Ayos na naman. Life's good. Life's good, actually. Shifted from music to acting, pero still, sana mapasok ulit sa music. So, excited kami sa mga upcoming projects mo. So, before we talk about some of that later on, gusto namin malaman muna, paano ka ba na-discover at napunta sa showbiz? Paano ba ako na-discover at napunta sa showbiz? So, it happened na, I studied kasi sa UAE. Then, pagbalik ko sa Philippines ng around 2011 or 2012, I have a cousin na nag-work siya sa isang management. Not Viva pa. Nag-work siya sa isang management, tapos kinuha niya ako doon. He wanted me to be a commercial model. Then, after a few days, they realized na uso ngayon ng boy band. So, sinabi, gawa tayo ng boy band. Pinapunta ako ulit sa office, tapos may kasama, mayroon dalawang lalaki na nandun, which is the first members of the Hoans pa yon na wala na rin ngayon, which is si Jason De Mesa, yung bahista namin, and si Nico, Nico, forgot his name, his, surname, isa si Jason at saka isa si Nico, and then, yun, doon na nag-start yung showbiz sa band na yon. Nagtuloy-tuloy hanggang mabuo yung The Hoans, tapos, nung pumasok na yung The Hoans, syempre, tuloy-tuloy na yung showbiz from there on then. Kaya, nag-start ako sa showbiz by that time. And ito po yung pinangarap mong pa? Or naisip mo ba na papasok ka sa showbiz? Even before nung bata ka pa? Actually, no. Since I was young, I wanted to be an athlete. Kaya I focused on sports. I focused on taekwondo, baseball, and basketball. But then, syempre, pag-uwi ko from the UAE, umuwi ako dito sa Philippines, bumalik ko sa Philippines, I need to work. So, actually, those sports are not paying you at all, pero they'll give you scholarship to, they'll give you scholarship para libre ka sa school. So, I then decided na I have to give up something para to earn money for the family. Kaya, nung nabigyan ako ng opportunity dun sa music industry, dun ako napunta, I shifted to music and showbiz kasi that's the industry that pays. Though, that was not my first dream and my dream at all. Pero now, I'm loving the showbiz and music industry. Pag-usapan natin yung childhood mo, nabanggit mo yung UAE. Mm-hmm. So, you're a half? I'm half Arab, Palestinian, and half Filipino. Sino yung Arab sa family? My dad. But your last name is Arroyo, it's Filipino. Yeah. Yun yung gamit mo for screen name? Not screen name at all. That's my real name. What happened was, I was born without a dad. So, ginamit ko yung apelido ni mama. And then, nakilala ko lang yung tatay ko at nalaman ko that my dad was Arab noong 2004. Kaya, supposed to be, sabi nga niya sa akin, my name is not dapat talaga Jihad Joseph Arroyo. Ang pangalan ko dapat talaga is Jihad Yusef Abu Hatab. So yun, he was planning to change my name nga nung pumunta ako sa UAE. Kasi pumunta ako doon, I was in grade 6. Tapos from grade 6 onwards, doon ako nag-aral. Tapos he was planning to change my name pero I didn't want to. Ang tagal kasi, I've been there for, 2004, tapos 2011 or 2012 ako nandito, so around 7 to 8 years. Ang ganda pa rin ang Tagalog mo. Well, yun nga. Pero nanghinayang rin ako na I forgot how to speak Arabic. Okay. Pero I still know how to read Arabic. Oh yeah, matutunan na naman. Along the way. And, now that you're in showbiz, so nabanggit yung pagkanta, nag-boyfriend ka before. Mm-hmm. So, maliban sa singing, ano pa yung mga kaya mo ibigay or pakita sa ating viewers? To be honest, I can do anything except for dancing. Yun lang talaga. Pero my dream is to dance. Totoo yun. Gustong-gusto ko talaga sumayaw. Gustong-gusto ko talaga. As in, I really want to learn how to dance. But then, wala. Wala talaga sa katawan ko ang pagsasayaw. Kaya, wala. Pero anything, I could sing, I could act, I can do whatever. Na-aral yes, naaral naman to be honest. Pero parang ako, sinusubukan ko sa harap ng salamin, hindi ko kaya. Alam mo yung pag kumakanta ka sa CR, kahit pangit boses mo, believe ka sa sarili mo eh, di ba? Ito naman, pag sumasayaw ka mag-isa, nakita mo sa sarili mo sa salamin, kinakain ako ng kahihiyan. Tuloy tayo dun sa music mo, ano yung pinaka-genre ko? Pinaka-genre ko talaga is alternative rock. But then it shifted to alternative pop. Dahil, that's what's popular nung time na nasa banda ko, kaya it shifted to that. Pero, still, yung roots ko pa rin, even sa pagigitara, is alternative rock. Pwede mo sa'yo, na
Jericho Rosales, no doubt. Why Jericho Rosales? Jericho Rosales kasi I see in him the things that I want to be and I want to do and who I am right now. Kasi I love motorcycles, I love cars, vintage cars. Tapos I love dressing up rin like Jericho. And yun nga, I've talked to him once. Actually, kaya na-boost yung passion ko sa building motorcycles and loving motorcycles is nakasama ko sa isang teleserye na I forgot the title. And then, since nakita niya na parehas kami may dalang ng motor at that time, lumapit siya sa akin, nagkwentuhan kami. Tapos, he was checking out the bike that I built. Tapos, sinabi niya, ang ganda, gayto, ganyan. And I will never forget na sinabi niya, never stop building, ang ganda ng ginawa mo. Kaya, from there on then, pero before that, ano ko na siya, parang tinitingala ko na siya bilang isang artista. Tapos, from there on then, mas umano pa, naging deep yung, ano, parang, pagtingala ko sa anlabo, deep yung pagkatingala. But anyway, yeah. Naging deep yung pagka, not actually idolized, paghanga ko sa kanya, kasi, yun nga, nakausap ko siya, and actually, we rode back to Manila together, in a motorcycle, nung pagtapos nung araw na yung shoot na yun. Kaya, ever since, and he's really a humble person, kaya Jericho Rosales talaga ever since. Parang kayo ng buhok. And that. Dagdag na natin, pati yun. Sa Giant. Hindi, kulot talaga ako before. But then, nung nag-start ngayon, the Juans, syempre may kanya-kanyang character na yan. Meron ng kulot sa amin, which is si Carl at saka ako. So, nag-usap-usap kami, ano ba ang pwede nating gawin? Tapos, parang ako, sige, ako na lang yung mag-change ng hair. Tapos, ever since, pinaayos na yun, ginawa lang straight. Tapos, ito, recently lang, a couple of months ago, sinabi ko, I'm really tired sa ginagawa ko na inaayos yung buhok ko whenever I go out. So, I'll stick to my hair na ulit. Kasi, this time, I'm not in a group. I can do whatever I want with my hair and with myself. Kaya, sabi ko, balik ko na lang yung natural hair ko. Kasi, this is my natural hair. Yan, bagay na. Thank you so much. Thank you. Okay, let's proceed to mga artista ng Viva na gusto mong makatrabaho. Artista ng Viva na gusto kong makatrabaho? Okay, kumusta tayo sa leading lady? Leading lady sa Viva. Yeah. Sino bang leading lady na gusto ko sa Viva? Leading lady. Actually, leading lady sa isang movie na I want a decent movie with this person, si Ren Escanio. Kaya siya yung napili ko. She's a really great actress and super professional. Ilang beses ko na siya nakatrabaho. Actually, ngayon, may ginagawa kami yung movie. Though, hindi kami yung magka-partners dun sa movie na yun. Pero kasi, yung passion nakikita ko sa kanya, passion when it comes to acting, passion when it comes to work, talagang, alam mo yun, ibang klase. She rarely socialized kasi she's focused on the work and focused on the script. But when she has time, at saka na okay na siya doon, doon lang siya na ipag-socialize. Unlike me, kailakaibigan lahat gayto ganyan. So, kung leading lady, I want Ren since she's really professional and a good actress. Yun talaga. And ano yung dream role? Dream role ko, actually, I want, yung medyo baliw. Gusto ko yung challenging na I need to change myself kasi nasubukan ko na maging bakla. Nasubukan ko na maging maangas, nasubukan ko na maging playboy, gayto yun, nasubukan ko na lahat. Ngayon, I want something else na hindi madaling gawin, which is maging baliw or magkaroon ng multiple personalities. Kasi ang gusto ko naman ngayon character is something that would challenge me and something would make me focus on that thing alone even months before the shoot. Kasi para mapasok ko sa sarili ko, mentally and emotionally and everything. Kaya my dream role is maging baliw or magkaroon ng multiple personalities. Yes, yun yung gusto ko. Yung parang yung immersion na kakaiba talaga para lang makuha ko yung part na yun. Kasi actually kaya ako siya naisip kasi I remember si Gerald Anderson na kwento nga niya na for him to be Budoy, he had to go out of the country and then magpapanggap siya ng yung gaganon-ganon sa pag pinagtawanan siya, it means he's doing it wrong. Pero pag nahihiya yung tao tignan siya, it means he's doing it right. And ganun siya nag-immerse nun yung sa Budoy. Oo. Kaya say ko, I want that kind of challenge. Wow. Yun. So, expect namin, or
Yes. I pray for that. Ayoko na maging playboy or fuckboy or bad boy. Iba naman. Okay, gaano ka supportive yung family mo sa pag-artista? Actually, they're really supportive. Even before, they're really supportive kasi yun nga, ako yung breadwinner rin ng family. So, parang whatever I do, actually showbiz or not, whatever I do, they support me. Kasi, syempre, alam mo naman ang pamilya at parents, they want the best for you all the time. And my parents are really supportive. And my brothers and sisters are really supportive. Though I don't know if they know that I'm doing Viva Max. Hindi ko sinasabi. Naka-block sila sa stories ko. And I remember nga, my dad, he's in the UAE, he's really conservative kasi he's Arab and he's Muslim. So, naalala ko, he called me a week ago. So, yeah, I've seen you've been posting a lot of movies about, you could send us links. Tapos sinabi ko, sige. Tapos wala pa rin nangyayari. At saka first is, I can't send them links. Kasi it's either I send them the app, download this app, ganito, ganyan, or send them the link of the trailer from YouTube. Pero sinabi ko, I can't, baka biglang sugurin mo sa Pilipinas, papatay mo ko bigla. Kasi yun, pero I know naman na, my mom and my brothers and sisters, I'm sure yung siblings ko may idea sila, pero my mom, pag sinabi ko naman sa kanya, she'll be really supportive. Pero my dad, he's gonna kill me. Napaka-protective sa mga dad. Mm. Anyway, anong experience mo na, since you've been in a showbiz for quite a time, experience mo na ba mag-bash? Yeah, oh. So how do you handle bashing? I take it in na parang wala lang kasi, actually, I'm the type of person na mahihirapan ka talagang pikunin ako, mahihirapan kang galitin ako, kasi the only way na para galitin mo ako is directly attack my family. Pero attack me all the time, anytime, tatawanan ko kasi nga, I'm just that type of guy. Natatawanan lang kita, but never attack my family or the people that I love. Pag may sinabi ka sa akin na kahit sabihin, basta anything na insult na sabi mo sa akin, okay ako, pero mabanggit mo yung parents ko or yung kapatid ko or the people that I love, my relatives, pipitik ka agad ako na kahit maliit lang yan. Kaya ako, mahihirapan kang i-bash ako, promise. Kasi sasakyan ko pa yung gagawin kong biro yan. Ganun ako eh. Kaya mahirap ako mabash. Okay. Let's proceed. Ano naman yung ideal girl? My ideal girl is, I know this cliche naman para sa ibang tao is, yung gusto ko yung God-fearing. First of all, kasi if you're God-fearing, everything follows. Your personality, your character, the way you... your friends, the people that you hang out with, if you're God-fearing, gano'n na. And pangalawa is, gusto ko magaling magluto. At sobrang linis sa bahay kasi sobrang OC ko sa mga gamit ko at sa bahay. Kaya pag taping yung mga kasama ko, ay, hayahay yung buhay pagka-room kita. Ako naglilinis ng gamit mo. Gano'n ako eh. Kaya, yun lang naman ang gusto ko. God-fearing kasi everything follows, wala ka lang ireklamo din at magaling magluto. Yun lang ideal girl ko talaga. So, kumusta naman yung puso ni Dia? Well, masaya. I'm actually really happy kasi everything's going well with my family, my friends, with the people around me. Ako rin naman personally, okay lahat. So, I'm still praying and hoping na tuloy-tuloy ito. Yung mga nangyayari sa akin kasi my heart is really happy. I'm really happy. And love life? Love life! We're getting there. Dadating tayo dyan. Dadating tayo dyan sa love life na yun. Sa ngayon, focus muna sa work kasi you wouldn't know the people you would meet, malay mo, meron pang mas fit sa'yo, kaya abutin muna natin yung top and then next na natin isipin yung mga bagay na ganun. Yeah, that's true. Ilahin ka lang yan pababa, cut nyo to ha. What makes you positive? What makes you positive in life? What makes me positive is my dreams. My dreams in life, kasi if there are times that I feel down, I just shake it off. Kasi ganito ako eh. Kung problema may solusyon, gawin. Kung problema walang solusyon, huwag nang problemahin. Ganun ako eh. But there are times na anxiety attacks me. But I have this therapist that I call my motorcycle. I'll just ride it and pagdating ko talaga, I feel happy again. I'm okay. Pero still, I still face my problems kung may solusyon. Kasi ayoko naman na ipunin lang. Kaya I'm rarely depressed kasi I deal with it asap. Tapos I'm happy again. Kasi alam ko naman, if wala namang solusyon na yung problema, ba't ko pa iisipin, sisirain ko lang yung araw ko. Kaya what makes me happy is my dreams.
Kasi if I became sad, that's a ano, setback for me. If I'm sad right now, paligurado hindi ako pumunta sa Viva, and I wouldn't ano, talk to the bosses, I wouldn't have this, which is an opportunity na ma-interview, may ano, ma-interview niyo ako. Kaya, 'di ba? Kaya I'm always happy, kasi sayang naman yung time na may mapapala ka sa araw na yun kaysa magmukmok sa bahay. Yun. So, tatanong ko lang, ano yung pinakauna mong binili sa sweldo mo? Naalala mo ka? Naalala ko at hindi ko makakalimutan. Oh my God, first month, sumweldo kami. Ito yung sa kakastart pa lang ng The Juans. Tatlo pa lang kami nun. Actually, hindi pa The Juans tawag sa amin nun. 1101. Bago kami mag-Viva, eh, 1101 yung tawag sa amin. So, tatlo kami nun. Nakuha namin yung sweldo namin. Tapos, we wanted to celebrate. May dumaan. Nasa Green Hills kami noon, Eisenhower Street, pagbaba namin, may dumaan na lalaki. May dadalang Jack Daniels. May dadalang alak. At mga Ray-Ban shades. Mga bata pa kami noon. I was like 18 or 17 years old. And then, parang, alam ko, before, ano yun eh, before Christmas, sinabi niya sa amin na parang, baka gusto niyo po bumili, kasi yung boss namin hindi kami pinasweldoan. So kinuha lang namin yung mga alak sa bar para ibenta. Para meron kaming kita para sa Pasko may panghanda kami. Parang ganun yung sinasabi niya. So kami naman parang okay sige, bili na namin, magkano ba yung JD na? Kalimutan ko na magkano, pero ano, bumili ako ng 1 liter. Tigda dalawa kaming bote. Binayaran namin 'yon. And then habang naglalakad kami, may dumating na isa. Syempre hindi pa namin alam yung word na budol by that time. May dumating na naman isa. Mga Ray-Ban shades. Tapos, bili kami tigi-isa. O, tigi-isa yon. Wayfarer ata yung binili ko nun sa pagkakaalala ko. Tapos, pagkabili namin yun, tuwan-tuwa ako sa shades. I mean, sinayin ko na sarili ko, kung peke man to, I don't care. It looks good. Kaso, hindi namin alam, hindi lang yun yung peke. So, pauwi na kami. Yung kaming dalawa ng kaibigan ko, pauwi kami Las Piñas. Yung isang Mandaluyong lang. So, pag-uwi sa Mandaluyong, yung matindi doon, he invited friends over. Sa'yo, meron akong dalawang Jack Daniels, inumin natin. Pagkainom nila, okay sana kung Jack Daniels hinaluan ng tubig eh, pero emperador pa lang pa ata yun eh. Ay, di, fundador na hinaluan ng tubig. Sabi ko nga, sana man lang ginawa lang nila puro yung fundador, para nainom nyo man lang. So pagka ganun niya, sama-sama pa niya yung mga friends niyo, pahiyang-pahiya siya. Tapos biglang tinawagan niya kami, bro, peke yung JD. So dalawa yung bote, sabi ko, buksan ko tong isa. Pagkabukas ko, inamoy ko, sabi ko, hindi to alak. Tinikman namin, hindi nga to alak. So hanggang ngayon, nakadisplay pa rin siya sa bahay ng mama ko, nandun sa may cabinet na kunyari mayaman kami. May dalawang bote ng JD na hindi pa nagagalaw. Tapos nawala ko na yung shades. Yun yung pinakaunang binili ko sa sweldo ko. At memorable pala, kaya hindi mo makalimutan. Oo, nabudol ako. Well, lahat, kaming tatlo. So, I won't forget that moment. Okay, thank you so much, DS. That's all for now. You may now invite your reviewers para sa upcoming projects mo and your social media. Okay. Hi guys, this is Gia Daroya and I want to invite you all to watch Secrets of the Nympho. We're actually shooting it right now at malapit na siya matapos. And the rest is, search lang sa Viva Max, Gia Daroya. And I invite you guys to follow me on Facebook and Instagram. Just type Gia Daroya and may kita nyo na the first one there. It's me. So yun, thank you so much. Thank you so much for support sa akin and for sa lahat na sinusuporta nyo sa Viva and Viva Max. Thank you guys.